Gusto po muling mapagpalang gabi sa ating lahat. Mapagpalang gabi po. So atin pong basahin ang salita ng Diyos. And if you have your Bible, please open it. Open your Bible sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. 1 Corinthians chapter 10 mula po sa verse 12 hanggang sa verse 13. So ito pong sinasabi sa wikang Banyaga. So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. You don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan na kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talakpakan muli natin si Yahweh. God is good. All the time. And all the time. God is good. So, alam ko pong excited na kayong magsiupo. Ayan, kaya naman, bago tayo magsiupo ng tuluyan, hayaan niyo po munang batiin natin muli ang ating mga katabi na may malawang nangiti sa ating mga labi kahit naka-face mask tayo. Kamayan natin siya. Sabi natin, kapatid. Kapatid! Nagagalak ako. Namuli kitang makita. Namuli kitang makita. Kahit na. Kahit na. Araw-araw. Araw-araw. Nakikita kita. Masaya ako. Masaya ako. Dahil sa gabing ito. Dahil sa gabing ito. Kasama kita. Kasama kita. Si El Shaddai. Si El Shaddai. Masaya po ba kayo? Amen. Napaka natin si El Shaddai. Yeah. So sige po, mari na kayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Ayan. So bago tayo mag-start, my dear brothers and sisters, muli, gusto ko lang mong batiin ang ating mga viewers, yung mga walang sawang nanonood at nakikiisa sa pagninilay natin ng salita every Tuesday, every Friday night, dito po sa Fatima, at ganyan din every Sunday sa mga nag-tune in, sa mga nakikinig at nakikiisa sa pagninilay natin ng salita ng Diyos. So, saan man po kayo banda sa mundo, sa mga kaidako ng nanaroon, ay naway sama-sama tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Amen. And so, my dear brothers and sisters, like what I've said last time, ito po sa ating itutok natin last time or pabinilayan natin, it's about resisting temptation. Dahil alam naman po natin na ngayong panahon ng Kwaresma, isa ito sa matitinding struggle ng bawat isa sa atin. Tanungin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, nakakayanan mo ba? Napaglabanan. Ang mga tukso. Ano kaya ang sagot niya? Ayan na. Hindi na nakasagot ng diretso. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, all of us, lahat po tayo ay patuloy po na nagkakasala. Amen. Lahat tayo ay sinusubok. Dahil katulad nga nung nabasa po natin, kailangan niyo pong basahin ko muli sa verse 12. Ang sabi ko dito, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Amen. So, from this particular verse, sa verse 12, pinapaalalahanan tayo ng ating pong Panginoon na maging aware tayo sa ating mga sarili at sa lagay ng ating pong pananampalataya. Napakaganda ng term na ginamit dito, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. So, minsan ito yung mga pagkakamali po natin. We thought na we are strong. Akala natin strong tayo when it comes to faith. Sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya naman ito'y napakagandang paalala sa bawat isa po sa atin na lahat po tayo dapat maging aware tayo sa ating pong pananampalataya. Na baka akala natin isang araw tayo ay matatag. Pero baka bigla na lang tayong mabuwal. And sa verse 13, sabi nga, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So it is clear na ang bawat isa po sa atin, tayo ay sinusubok, tayo ay tinutukso.
And bawat temptation natin na pagdadaanan, bawat pagsubok natin na pagdadaanan, napagdadaanan din ng ibang tao. Ano po, hindi man tayo at the same time dumadanas ng ganitong pagsubok, but lahat ng pagsubok o temptation, pinagdadaanan din ng bawat tao. Bakit? Kasi bilang mga tao, iisa ang kahinaan natin. Ano po yung kahinaan natin? Ang laman. Amen po ba? Ang laman. Sabi nga sa Biblia, ano po, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ano po, isa sa mga bagay na napakahirap paglabanan na yung antok. Tingnan mo kayo katalunan. Baka ba siya hinahan ito? Alam niyo, sa totoo lang, ang totoo naman po yan, mahirap talaga paglabanan ng antok. Ano po? So, may mga times na sobrang gusto mong labanan yung antok, kahit nakatayo ka, gusto mong tumayo para di ka antokin, makakatulog ka pa rin kahit nakatayo ka. Magugulat ka nalang, bigla ka nalang mapapaupo. So, naranasan po yan, ano, nung bumisita si Pope Francis sa Pilipinas. So, ang LCD community ang naka-assign po, no, para sa paglilinis ng lugar. So, madaling araw pa lang talaga nandun na yung mga prayer partner. Nandun na kami, no? Naalala ko, sadyante pa ako dun, no? Sadyante, mas sadyante. O training preacher na ako dun. So, nung nandun na si Pope Francis sa Luneta, ba yung PICC? Luneta po, Luneta nga ba? Nakalimutan ko na, no? Yun. So, habang nagsasalita talaga si Pope Francis, dun naman talaga matagay siya sa katas, no? Na umuulan, lamig na lamig ka. So, kami, pumili kami ng parang plastic, ano, na, kasi wala kami silang kapote nun. Plastic, pinang-cover namin, pinang-cover ko sa sarili ko. Ako, pahina pa naman ako sa lamig. And then, puyat pa kami nun, kasi galing sa gawain sa amin. Tapos, natulog lang kami 2 hours, ano po, diretso na, dun sa lugar, dun sa mag-papal visitation si Pope Francis. So, yung time po rin talagang sobrang antok na antok po ako. To the point na nakatayo ako, nakatulog ako. Nagising na lang ako nung napaupo na ako. Ano? So, napakahirap labanan. Ano? Kasi, habang sasalita si Pope Francis, merong interpreter. Ano? Nakatingin ako dun sa interpreter kung paano ini-interpret yung mga sinasabi ni Pope Francis. So, alam naman po natin na talagang gusto ng spirito natin kuminsan. Ano? Na makinig ng salita ng Diyos. Gusto ng spirito natin na masunod ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ang pinakamatinding kalaban natin, ang ating pong laban. Yes. Amen po ba? So, pagpatuloy po natin. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ano po? So kung magbabasa natin, naka-bold po yan, no? Naka-bold letters. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin sa higit sa inyong makakaya. So ibig sabihin, my dear brothers and sisters, lahat ng struggle sa ating buhay, lahat ng temptation na dumadating sa ating buhay, kaya natin. Amen po, kaya natin. So we can assure that the Lord is faithful na lahat na dumadating sa ating buhay, kaya natin kaharapin. Amen. Ang sabi nga, no, malinaw, hindi niya i-allow na harapin mo ang isang bagay na hindi mo kakayanin o higit sa iyo makakaya. Bakit? Kasi higit sa lahat ng tao sa mundong ito, ang Diyos ang higit na nakakakilala sa atin. Amen po ba? Amen. Alam ng Panginoon, kapatid, kung gaano kakarupok. Alam ng Panginoon kung gaano kakatibay. Alam ng Panginoon kung gaano katatag yung pananampalataya mo sa Kanya. At alam niya, ano po, sa kung paanong paraan ka patatatagin pa. That is why lahat ng mga pagsubok at mga temptations na dumadating sa ating pong mga buhay, alam din ng Diyos kung kakayanin natin o hindi. At alam ng Diyos na kakayanin po natin. He will never allow things beyond our limits, beyond our capacity. Bakit? Kasi alam nga ng Diyos na mahihina tayo pag wala siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Lahat ng tukso na dumadating sa iyo. Sa maniwala ka at sa hindi. Maniwala ka sa hindi. Kaya mong labanan. Amen po ba? Amen. Totoo lang, my dear brothers and sisters, sa maniwala man tayo sa hindi. Ano po, we may not believe this, pero lahat ng temptations na dumadating sa ating buhay, kaya natin paglabanan. Amen. Yun nga lang, minsan, natatalo tayo. Bakit? Kasi pinipili na natin magpadalim. Ano po? At sa pagpatuloy po natin, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan na kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So God will give us ways and means para ma-overcome at mapagtagumpayan po natin ito pong mga pagsubok at temptation. Amen. So ito po yung magiging topic natin for this evening, resisting temptation. Ano po? So, tapikin mo sa baligat ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Makakayanan natin. Makakayanan natin. Paglabanan. Paglabanan. Ang mga tukso. Ang mga tukso. Lalo na. Lalo na. Ngayong panahon. Ngayong panahon. Ang Kwaresma. Ang Kwaresma.
Makakayanan po ba natin? Amen. Kakayanin, amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So ito pong 1 Corinthians chapter 10, ano? Actually, it pertains to the warning of St. Paul para sa mga mananampalataya. Warning ni St. Paul para sa mga faithful na maging mapagmatyag sila, na maging aware sila. Ano po about idolatry? Sabihin po ninyo idolatry. Idolatry. Ano po sa Tagalog ng idolatry? Ayan na. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Ay, nalalala na sister. Nalala niyo na. Congratulations, sister. Ayan. So, idolatry, ano po, o yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi, alam ni Apostol San Pablo, ano po, na isa sa mga kahinaan ng mga tao ay ang kanyang masa, ang kanyang sarili. Yung paglabanan yung kanyang laman. At pumapasok, ano po, sa isang uri ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan kapag nakakalimutan na natin that we were made to worship the Lord. Amen po ba? Amen. Kasi makakonsider natin na Diyos-Diyosan ang isang bagay kapag ito yung nagko-consume ng malaking part sa ating puso. Kapag napapamahal ito sa atin. Kapag mas minamahal natin ito higit kaysa sa Panginoon. Ang sabi nga po, no, ni St. Augustine, ayan, idolatry is worshiping anything that ought to be used. Ano po? Idolatry or yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po ay pumapasok sa qualification na kapag yung bagay na dapat ginagamit mo para sumamba sa Diyos, ito yung sinasamba mo. And, or using anything that is meant to be worship. Ano po? Na sa halip na sinasamba mo yung Diyos, ginagamit mo siya for your own sake or for your own good. So, sa papaanong paraan po natin, ano po, may lalagay sa konteksto na maunawaan natin bilang mga tao. Alam naman natin na bilang mga tao, may hinanga po ang ating pong laman. And most of the times, we try to justify. Ano po, we try to justify to the Lord na, Lord, alam mo naman mahina ako. Kaya sorry at nahulog ako sa ganitong tukso. Well, my dear brothers and sisters, God totally understands us. Nauunawaan tayo ng ating Panginoon. Pero tatandaan po natin, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para paglabanan itong mga tukso na dumadating sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen. And so sa pamamagitan po ng pagkahulog sa mga tukso, nagpupul tayo into idolatry. Bakit daw? Kasi we tend to worship ourselves. Yung mga pleasures na pinagbibigyan natin sa ating mga sarili, we try to satisfy ourselves. That is why nawawala yung ating focus sa pagsunod sa Panginoon, sa pagmamahal sa Panginoon, at madalas nasusunod ang ating mga sarili. Hello po. Ano po ba yung mga seven capital sins? Nandiyan ang lust. Nandiyan ang greed. Nandiyan ang glutamine. Ano pa? Nandiyan ang avarice. Hello. Isip pa po ba kayo? Amen. Parang hindi po kayo nakakapag-react, ano? So, bato-bato po sa langit, ang tamaan po magbago, my dear brothers and sisters. Ano po, our life, ano po, ang buhay natin sa mundong ito is a life of testing. Sabi nga na rin po rin, ano, how you view your life depends on how you live on it. Kung paano mong tinitignan ang buhay mo dito sa lupa, ganun ka mamumuhay. Kung tinitignan mo ang buhay dito sa lupa na puno-puno ng pagsubok, ibig sabihin, araw-araw, magiging ready ka. Magiging prepared ka na paglabanan kung ano man yung pagsubok at tukso na dumadating sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid. Kapatid. Kaya naman. Kaya naman. Gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos. Lagi tayong ready. Lagi tayong ready. Amen po ba? Amen. Ayan. So, nais ng Panginoon na lagi tayong ready. Kasi hindi natin alam, nakakatulog na tayo sa gawain o sa misa, yung ipinapahayag na pala ng pari o ng preacher para sa atin na pala. Hindi natin natanggap bakit kasi nakatulog tayo. Hello. Nakakasunod tayo? So let us try to define temptation. Para magkaroon tayo ng clear idea kung ano nga ba yung ibig sabihin ng tukso o temptation na dumadating sa atin po mga buhay. So sabi po dito, no, ni Father P.J. Michael, actually, binasa ko din, ano, yung kanyang book about temptations. Ano, so gusto ko nga sanang dalhin dito kasi hindi ko nadala. Yeah. A temptation is a thought, a feeling, an inclination or a tendency that solicits us to violate the law of God for our own satisfaction. So, ibig sabihin, temptations comes in different forms. Minsan sa ating mga isipan. Dumadating ang temptation. Minsan sa feelings, sa ating mga nararamdaman, dumadating ang temptations. Sabi nga dyan, an inclination or tendency that solicits us to violate the law of God. Minsan ito yung mga pangyayari na nagtutulak sa atin para ma-violate. Pag sabi ma-violate, go against
Ano po, para hindi natin masunod yung batas o inuutos ng Panginoon o yung kalooban ng Panginoon.